What we do here is go back. Ayun, welcome ka panjak sa TV. So, play natin ano, kung ano ba dapat mga chinecheck kapag bago umalis ng bahay or bago umuwi galing sa bike to work. So, kaya nandito pa ako sa company, pauwi na ako. So, nakita na yung bike locks ng mga bike locks namin. Nakasabit yung mga bike, ang dami nito bike to work. So, ayun, ano bang mga dapat i-check? Ano ba bang mga dapat i-check kapag uuwi na or bago umalis ng bahay para ma-secure na safe ka na magbiyahe. So ayun, unang una, so check yung tire. So tire pressure. Then pangalawa, preno. So preno, check natin yung preno. So wait natin, ibaba lang natin yung bike. Preno. And then check din natin yung ano, check natin yung kadena, yung maluwag. Then pag na-check na na yung tire pressure, okay na. Check yung preno, okay. So preno. And then of course dapat enough yung mga tools na meron ka. So, lagi magdala ng chain cutter, extra tire tube. Then, yun, pump. Lagi magdala ng pump. So, yun, may tips natin kapag during bike to home and then bike to work. So, kung mapapansin nyo, medyo masama na naman yung panahon. Makulimlim na naman. Abuti na naman tayo ng ulan. Uusong na naman tayo sa baha. So yun. Then, yun, kung ready ka na, check. So of course, bago umalis, pray tayo. So yun, yun yung makikita sa atin na pagka-bike to work, bike to home. Then, ready to go. Ready to go home. Sa akin, naka-chest mount ako para medyo kita daw yung angle. So, ang gamit ko nga palang camera is Yicam Yidiscovery. So, medyo okay naman siya. Papakinabangan naman, maganda naman yung video quality. So, yun nga lang, medyo quality sa audio. So, yun, let's roll. Pauwi na tayo. Samahan niyo ako pauwi. Oh guys, nga pala, huwag niyong kalimutan mag-subscribe RJHTV. So panoorin niyo yung mga videos natin. So first time natin na nagano ng tutorial sa bike, bike safety tips. So I hope sa mga baguhan may mga natutunan kayo kung ano mga dapat gawin. So ayun guys, makita niyo kung saan yung katrabaho ang mahiwagang sogo. Ayan yan, CWD po, Walter Mart. So yan, pagka nasa kalsada na, always keep right. Keep right tayo and then maging madahan lang. So yan, sabibayanin natin yung highway, Santa Rosa, Tagaytay Road. Samahan nyo ako maging safe na ang biyahe. So manatili lang tayo sa kanan. So, manatili sa kanan and then maging alerto sa mga nakakasabay sa kalsada, sa mga motor, mga bus, mga laking sasakyan. Then, keep your eyesight na open. Then, hindi ko na-recommend na mag-headphone kayo kapag kayo nag-ride kasi hindi natin alam.
nalaman na may mga sasakyan na sa paligid natin. Ayun, busy hours ngayon, alas 5. So, we hope makauwi tayo, makapupulan. Okay guys, keep watching guys. Then, upload natin yung video. We hope may matutunan kayo. Mga nag-bike to work. So, ayun, kita yun guys, di ba? Yun, yung bus na yun, di ba? Nasa gilid na tayo, nanggigit pa rin. Ganyan yung mga maabutan natin sa kalsada. Kaya be court, be always attentive. Maging open yung mind natin para makita natin kung anong pwede mga mangyari pag nasa kalsada ka na. I-open nga pala natin yung ilaw natin para at least medyo mas visible tayo. So, meron tayong mahiwagang ilaw. So, ayan. Ay, pag-umana. So, ayan. Ang ating mahiwagang ilaw. So, nabili ko yan kay Mekay. Mekay Bike. So, kumapanda ako kayo dito sa Santa Rosa, Tagaytay Road. Malapit sa Caltex. Pulong Santa Cruz. Dito matagpuan ang Mekay Bike. May murang bike ka na, may kaibigan ka pa. May kay bike. Sure, kita niyo yun. Alanganin ang ligo nun, nasa gitna siya, kakanan pala siya. So, ganun ang mga maabutan yung kalsada, mga nagbabike to work. Hindi lang nagbabike to work, mga nagdo-long rides. Ganyan, sari-sari mga tao sa kalsada. Nasa kalsada kayo, tandaan nyo lagi kung nasan mga vulcanizing jump para in case wala talaga kayong baon na interior at pambomba, alam nyo kung nasan yung vulcanizing jump. So dito may malapit na vulcanizing jump dito, malapit sa Coca-Cola. Guys, ay mapag-usapan na natin yung bike to work. Buti, may naglabas ng report na hindi naman talaga required ang mag-hold ng face shield pag nagbabike ka. Naka-face mask ka lang dapat. So, yung naka-face mask ka, hirap na humiga. Mag-face shield ka pa. Kasi usually, pagka nagbabike, pawisan yan. Ako, pagka nagbabike ako, lagi pinapawisan yung noo ko. So, imagine, magpupulas ka ng noo. May face shield, so napakahirap. Kaya baka maging dahilan pa ng aksidente pag nagtanggal ka ng face shield. And then minsan nakaka-affect sa paningin. Hindi same ng yung nakikita mo sa face shield. Medyo nag-iiba, baka makasira pa sa mata natin yung mga nagbabike. So, pero i-recommenda yun yung mga naglalakad. So for your own protection, for your own safety. So use face mask at face shield. Lalo na ngayon, pandemic pa. Protection na natin sarili natin. Pag nalabas tayo, napunta sa kumpanya, hindi, pag-uwi sa bahay, wala tayong dalang virus. So, hindi tayo makakaawa, hindi rin tayo makakawahan. So, sumunod lang sa protocol ng government at protocol ng company. So, sama-sama tayo makakaligtas sa pandemic na to. Yeah.
support. And kung nagustuhan nyo, paki-like and share, subscribe RJHTV. So sama-sama tayong manood. Paki-share sa mga kaibigan natin kung nagustuhan nyo. Sa hindi naman nagustuhan, okay lang din po. I love you po sa mga hindi pa nakaka-subscribe. So ang RJHTV nga pala tayo nagkakandaktin ng charity works. Then bike ride, bike touring. So yan, we also do unboxing. So ito, first time natin na gano'n ng bike safety tips. So we hope tayong mga kapadyak, kasipa, meron tayong natututunan sa isa't isa. So magbigay tayo ng respeto. Tulungan natin yung mga nangangailangan, lalo na pag kami nakita ka nasiraan. Kung kaya ng oras, tulungan natin. So yun, ganun yung ginagawa natin. Ng MECQ. So bukas GCQ na ulit sa Laguna, Metro Manila at iba mga bayan. Siya at mahinahon. Then mag-isip muna kung anong magiging action gagawin. Parang sa dinasabing ating before you think. Kontrolado mo yung oras mo. Pag gumising ka ng gantong oras, sure na yun na ang dating mo sa kumpanya ay ganong oras. At traffic ka man ng konti, hindi ka naman magtatagal. Malulusotan at malulusotan mo. Pangalawa, kung sa kontrolado mo ang oras mo, napapanatili mo yung ganda ng katawan at stamina. So, hindi ka hinahapo. Nung ako unang nag-bike to work, nasa 2 kilometers pa lang,
nakaubos na ako ng Gatorade. So, hapo. Iba yung hapo. So, ngayon, hindi naman tayo natutubig. Natutubig tayo pag nasa bahay na. Or pag nagustuhan, iinom tayo ng buko. So, pangatlo, so, kung meron kang mga karamdaman dati, makapanatili mo yung healthy ka. Then, bukod sa healthy, kahit na napapadami yung kain mo ng konti, natutunaw mo rin naman yan kapag pumadya ka at least 30 to 45 minutes. Matutunaw mo yan. And then, nagkakaroon pa ng maganda yung muscle tone mo. And then, nagiging agile ka. So, lower body, okay naman. Sa leg, sa hip, nagiging okay. And then, nabubuo yung mga muscle tone sa lower body. So, ayun. Ayun, bukod yun, yung pagkakataon, COVID ka, so hindi ka nakasalumuha sa iba, solo mo. Walang chance na meron kang interaction sa iba na hindi ka nagamit ng public shuttle or shuttle ng company. Ikaw lang ang nakasakay sa bike mo. Then, of course, ano pa mga health benefits at advantages ng bike? Yun, hindi ka nagbabayad ng pamasahe. Pero may kapalit naman siya. Yung mga hindi ka nagbabayad ng pamasahe, mako-convert mo naman yan sa pag-maintenance ng bike mo. So, ano pa mga laging minimaintain sa bike? So, yan. Brake pads, gulong, mga wear and tear, bearing. So, yun yung mga palagi ang mga pinapalitan sa bike. The rest, kung okay naman, kung hindi ka naman gaano maluho, kung kaya, wala naman sira, pwede pa naman pakinabangan yan. And then, magandahan sa bike, pero kung pinaglumaan, sure na may maikinabang yan, maaari mong ibenta or i-donate. So, kung meron kayo idadagdag sa mga benefits ng pagbabike at pagbabike to work, after ma-post ng video na to, pwede kayo mag-comment sa page. Pwede kayo mag-comment sa page sa YouTube channel na please subscribe, RJHTV. So, meron din pala tayong mga fan page sa Facebook, which is Sikat Inc. So, like nyo rin yun. Ipo-post natin yung link sa YouTube. So, yun. Ganun-ganun lang. Nakarating na tayo ng balibago. Diba? Ay, traffic. Yun. Kuya, madali-madali. Diba? Tayo, chill lang dapat tayo. Biglaan, tingnan nyo muna, walang kasalubong. So, yung video nga pala na to, hanggang balibago lang natin, puputulin na natin. I hope, sa kwentuhan natin na to, meron kayong natutunan, then, pwede kayo mag-comment, meron kayong pwedeng inungkahe, kahit pwede kong magsasuggest na magiging content, gagawin natin. So, yun guys. So, always paalala, katigasan ng ulo, hindi ka may liligtas niyan. Pero kung meron kong magandang helmet, liligtas ka niyan. So, always wear helmet kapag ka tayo nagbabay. Then, dagdag safety, meron kang gloves. So, yan, meron kang gloves. Unahin natin yung pangkaligtasan bago pang mapogi. Ayun guys. Salamat. Thank you. Bye-bye.